Ayon sa Biblia, kailangang suriin ang mga aral ng iba't ibang mga mangangaral sa ating panahon. Ito po ang programang maghahatid sa inyo ng komprehensibong pagsusuri. Ako po si Kaborno at ako ang inyong taga-suri! Mapapanood na ang mga videos ng taga-suri sa ating YouTube channel sa Factbusters PH. If you click the join button and enjoy other freebies para sa atin, para suportahan ang ating YouTube channel dito sa Factbusters PH. Maraming salamat at see you sa ating Super Busted Kada at Busted Kada freebie, mga kabatid. I'll never tell you, you can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. I'll never tell you, you can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, ito ang Factbusters! Yeah, yeah, yeah. I got you. Magandang araw mga kabatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Ayon po sa unang Pedro 3:15, dapat lagi kayong handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Yan po ang ating nabasa sa unang Pedro 3:15 mga kabatid. Sasagutin natin ang iba't ibang katanungan mula po sa ating mga subscribers at followers sa Factbusters PH. Umpisa natin ang ipinadala sa Facebook page ni Albert Zonio Salvador. Bro, pwede po ba magtanong tungkol sa Galacia 5:2? Halos lahat kasi ng mga Kristiyano ay nagpapatuli. Tapos sabi ni San Pablo, binabalewala natin si Kristo pag nagpatuli tayo. Ano ba ang ibig sabihin ng Galacia 5:2? Maraming salamat kay kapatid na Albert Zonio Salvador sa inyong napakagandang katanungan. Ang tinutukoy niya ay yung 5:2 ng Galacia na ganito po ang nakasulat. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuli kayo, binabaliwala ninyo si Kristo. Kaya iyan ang kanyang tanong, ano? Ano ba ang konteksto kasi? Kaya nasabi itong nasa Galacia 5:2 mga kabatid. Totoo bang hindi ka na dapat magpatuli base po sa nasabing talata? Ialam ninyo mga kababayan, ang tinutukoy po ng talatang ito ay magpatuli para ikaw ay maligtas. Uulitin ko po, ang tinutukoy po ng talatang ito, itong Galacia 5:2 ay yung pagpapatuli dahil gusto mong maligtas. Eh, sa panahon po yun ng mga Hudyo, di ba? At iba po ito kaysa sa pagpapatuli para sa medical purposes or hygienic purposes. Magkaiba po yung dalawang yon. Katunayan sa Amplified Bible Expanded Edition ng Galacia 5:2 yung nakalagay, circumcision as a supposed requirement of salvation. Napakaliwanag mga kapatid, ano? So yan po ang tinutukoy ng pagpapatuli sa 5:2 ng Galacia. Katunayan dito po sa isang salin, ang salita ng Diyos Tagalog Contemporary Version, yung pagkakasalin ay ganito. Ako mismo si Pablo ang nagsasabi sa inyo na kung magpapatuli kayo para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Yan po mga kababayan. Ibig sabihin, ito pong pagpapatuli, eh, hindi na po requirement para sa salvation natin na maging katanggap-tanggap ka sa Diyos mga kapatid. Kung bawal kasi magpatuli mga kapatid, lumalabag na pala dito ang lahat ng mga Hudyo na naging Kristiyano na tinatawag pong Judaizers, kabilang na nga ang mga apostol, mga kabatid. Yan po ang tinutukoy ng Galacia 5:2. Maraming salamat sa tanong ni Albert Zonio Salvador. Ayan, sana maliwanag na yung maikli nating sagot sa iyong tanong. Ano? Kasi kung papahabain pa natin, meron pang contextual analysis, babasahin pa natin yung mga previous at preceding verses, e tumutukoy talaga yun sa pagpapatuli ng dahil sa kaligtasan. Puntaan naman natin ang tanong ni Tom Rosete. Ganito yung tanong niya, no? Napakagandang tanong din. Hello bro, ask ko lang po yung sa 1 Corinto 15:5. Di po ba patay na si Judas noong nangyari na po yan?
Nagpakita po si Jesus pagkatapos kay Pedro at sa 12. Di po ba dapat sa 11 na lang po si Jesus nagpakita? Kasi after Pentecost pa po na boto si Saint Matthias para sa slot ni Judas Iscariote. Maraming salamat po. Ave Maria, gracia plena. Maraming salamat kay kapatid na Tom Rosete sa iyong napakagandang katanungan. Para mas malinaw ang sagot, ay babasahin ko muna yung 1 Corinto 15, 3 at 4 at ipagpapatuloy natin sa versikulo 5. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Yan po ang ating nabasa. Dito daw, 12. Merong 12. Itandaan po natin, hindi naman dapat 12. Dapat daw 11. Kasi nga, si Kristo hindi naman nagpakita kay Judas, mga kababayan, di ba? So, mali daw ka, sabi po ng tanong. Tanong, sino-sino ba kasi ang tinutukoy na 12 sa 1 Corinto 15:5, mga kababayan? Alam ninyo, mga kapatid, ang 12 na tinutukoy po sa nasabing talata ay ang tawag sa lahat ng mga apostol. Pangalan ito ng kanilang grupo, yung pangalang the 12 o ang 12. Hindi po yan tumutukoy sa specific na number of persons. Yan pong ating gustong sabihin. Okay, para mas maunawaan natin, ganito po yun, mga kapatid. Sabayan niyo po ako sa flow ng kwento kung paano po nilatag yung 1 Corinto 15:5. Okay, unang-una, nagpakita po ang ating Panginoong Jesucristo kay Pedro. Ayan, Lucas 24:34. Kaya nga yung sabi sa 1 Corinto 15:5, at siya'y nagpakita kay Pedro. Ayan. Ngayon, sa Juan 20:19, nagpakita po ang ating Panginoong Jesucristo sa mga apostol. Hindi po kasama dito si Judas. Siyempre, wala na si Judas sa nasabing senaryo na ito. At hindi lang po si Judas ang wala dito, mga kababayan. Si Tomas, hindi pa po nila kasama sa Juan 20:19. A week after po nang nangyari itong Juan 20:19, ay nagpakitang muli ang ating Panginoong Jesucristo at kasama po ng mga apostol si Tomas, Juan 20:26. Para mapatunayan na hindi po nakasama si Tomas sa naganap nung nasa Juan 20:19, ay babasahin natin yung nasa Juan 20:24. Ganito po ang ating mababasa. Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Klarong-klaro po yan, mga kababayan. Ibig sabihin, yung kaganapan sa Juan 20:19, wala pa po si Tomas noon. Yan po ang nasulat sa Juan 20:24. So, ganun po yun, mga kabatid, ano? So, pansinin dito sa Juan 20:24. Si Tomas daw ay kabilang sa 12. Dapat kabilang sa 11. Hindi naman po ganun. Kabilang daw siya sa 12. Kahit napatay na si Judas at wala pa nga si Matthias dito po sa 12, ay 12 po ang tawag doon sa mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit 12 ang sinasabi kahit na namatay na si Judas sa panahong ito, mga kapatid? Kaya tama po, mga kababayan, yung pangalan ng grupo ng mga apostol ay tinatawag po talagang ang 12 o sa 12, mga kapatid. Kaya sasalin po ng The Living Bible ng 1 Corinthians chapter 15 verse 5, meron pong quote and quote, the 12. Tama talaga ang salin na ito, mga kababayan. Pero meron po ibang mga salin na yung nakasulat ay 11. Sa Douay Rheims 1899 American Edition, and after that, by the 11. Ganon din po sa The Voice Bible, yung nakalagay naman, then to the rest of the 12. Ibig sabihin, yung the 12, pangalan talaga ng grupo ng mga apostol, the 12. Ayan.
at yung nasa Wycliffe Bible, 11 din po ang nakalagay. Ang mga nasabing salin na ito, mga kapatid, ay tama din. Dahil 11, maliban kay Pedro, ang tinutukoy po dito. So wala namang problema, mga kababayan. Baka nagtataka kayo, mga kapatid, ano? Kasi yung sinabi po ni Tom Rosette, di po ba dapat 11 na lang po si Jesus? Nagpakita kasi after Pentecost pa po naboto si San Matias para sa slot ni Judas Iscariote. Okay, yan yung tanong niya. Wala pa naman si Matias nung nagpakita ang ating Panginoong Jesucristo at nabuhay siyang maguli. Balikan natin ang kwento. Sa 1:26 ng gawa, si Matias po ay napili bilang kapanit ni Judas Iscariote bilang karagdagan sa 11 apostol, mga kapatid. Ano ba ang batayan ng mga apostol para manominate at mapili na nga itong si Matias bilang kapanit ni Judas, mga kababayan? Babasahin natin ang nakakaligtaang talata, no? Gawa 1:21-22. Ganito po ang ating mababasa. Kaya dapat pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangan siya'y isa sa mga kasama namin sa buong panahong kasama kami ng Panginoong Jesus. Mula ng bautismohan ni Juan si Jesus hanggang sa siya ay iniakyat sa langit. Maliwanag po, mga kababayan. Ibig sabihin, yung criteria para manominate yung tao na maging kapalit po ni Judas Iscariote sa 12 apostol, dapat ay nakasama siya hanggang sa siya ay iniakyat sa langit. Ibig sabihin, mula po sa talatang ito, kasi si Matias nga ang napili at na-comply nga niya yung nasabing criteria na ito, nakasama po si Matias sa mga nakakita ng pag-akyat ni Kristo sa langit, mga kababayan. At yan po ang katotohanan dyan, kapatid na Tom Rosette. Nasa Biblia po yan, mga kababayan. So, kabilang po talaga si San Matias, mga kababayan. Ayan, salamat po, kapatid na Tom Rosette, sa iyong katanungan. Bago muna natin ipagpapatuloy ang ating pagsagot sa mga tanong, ay gusto ko lang pong ipapansin sa inyo, ito pong isinend na mensahe ni R.V. Jen Turla at isa po siyang Iglesia ni Cristo ni Manalo member. Panay po, paninira, ayan o, nakikita nyo po sa screen, paninira kay Kabornok, pagbumura kay Kabornok, kasi nga nasasaktan po siya, mga kababayan. Halatang masakit kasing katotohanan sa mga taong hindi po matanggap ang katotohanan, mga kapatid. Mabuti na lang pala itong si Michael Matt na isa pong balik Islam na ngayon po ay nag-aaral ng mga doktrina ng ginagisna niyang iglesia, Iglesia Katolika, mga kapatid. At sa pamamagitan po yan ng panonood sa ating YouTube channel sa Factbusters PH. Maraming salamat, kapatid na Michael. At sana po ay lilipat ka na talaga. Yan pong dasal ko po, mga kapatid, na sana ay makasama na natin siya sa tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito pong si Michael Matt ay may tanong. Sasagutin po natin ang tanong niya. Hello bro, Kabornok. Saan po ba nanggaling ang mga pamahiin? Sa Catholic po ba? Halos karamihan po kasi na Catholic na kilala ko ay naniniwala dito. Isa na po doon ang family ko. Ayan, salamat po kapatid na Michael Matt sa iyong magandang katanungan. At para aware din ang ating mga manonood tungkol po dito sa doktrinang ito ng Iglesia Katolika. Ilan sa mga sikat na pamahiin na alam natin o superstition ay itong mga astrology, yung mga kapalaran daw sa between, yung horoscope, yung mga sorcery, ayan, at saka yung mga superstitious beliefs, mga kapatid. Yung tanong niya, mga kababayan, kung galing ba ito lahat sa Catholic Church? Para straightforward ang sagot, kapatid na Michael Matt, babasahin ko po yung doktrina ng Iglesia Katolika. Dito po sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2110, ganito po ang ating mababasa. Isasalin ko po sa Tagalog, pero yung naka-flash sa screen ay sa wikang Ingles. Ang unang utos ay nagbabawa sa paggalang sa mga Diyos, maliban sa nag-iisang Panginoon na naghahayag ng kanyang sarili sa kanyang mga tao. Ipinagbabawal nito ang pamahiin at kawalan ng relihiyon.
Ang pamahiin sa ilang diwa ay kumakatawan sa isang masamang kalabisan ng relihiyon. Ang irreligion ay ang bisyo na salungat sa pamamagitan ng depekto sa kabutihan ng relihiyon. Ang pamahiin ay ang paglihis ng reliyosong damdamin at ng mga gawaing ipinapataw ng damdamin ito. Maaari pa nga itong makaapekto sa pagsamba na iniaalay natin sa tunay na Diyos. Halimbawa, kapag ang isang tao ay nag-attribute ng kahalagahan sa ilang paraan na kaakit-akit sa ilang mga gawain, maliban na lamang kung ayon sa batas o kinakailangan upang maiugnay ang bisa ng mga panalangin o ng mga tanda ng sakramento sa kanilang panlabas na pagganap bukod sa mga panloob na disposisyon na kanilang hinihingi ay mahulog sa pamahiin. Ibig sabihin, hindi po galing sa Iglesia Katolika ang mga pamahiin dahil pinagbawal po ito ng ating simbahan, mga kababayan. Kaya hindi po yan turo ng Iglesia Katolika ang mga pamahiin. Kaya kung naniniwala ka po sa horoscope, nagkakaroon ka ng mga kayuma, ikaw po involved sa astrology at naniniwala ka po sa mga katutubong mga pamahiin, nako, huwag na pong suportahan yan. Hindi po aral ng simbahan yan, mga kababayan. Bilang isang tapat na Katoliko, huwag tayong maniwala sa mga pamahiin dahil alam niyo, isa po yung forma ng idolatry o idolatria, mga kababayan. Ang pagproscribe sa mga pamahiin ay paglabag sa first commandment ng 10 utos, mga kababayan. At yan po ang katotohanan dyan, mga kapatid. Yan po ang sagot natin sa tanong ni kapatid na Michael Matt. Sana po ay maliwanag sa inyo. Hindi po aral ng simbahang Katolika yan. Pamahiin na yan. Sabihan mo na rin ang iyong kapamilya na mga Katoliko na huwag pong maniwala dito. Maraming salamat kapatid na Michael Matt. Kaya comply pa rin tayo sa 1 Pedro 3.15 na sinasagot po natin ang mga katanungan ng mga kapatid nating Katoliko. Para sa inyong mga katanungan, ipadala po sa amin sa factbustersph@gmail.com o di naman kaya sa ating Facebook page, factbustersph, mga kapatid. Ano po masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kapurnok at ito ang Factbusters! Fight game.